naranasan mo na bang dumating sa punto na pakiramdam mo mamamatay ka na? Ito ay maaring mangyari dahil ayon sa pag-aral, ang ating mundo ay papalapit ng papalapit sa isang catastrophic mass extinction. Ang mga population ecologists ay ang mga scientists na nag-aaral tungkol sa relasyon ng mga species at ng kanilang kapaligiran. Ang University of New York and Leeds sa Great Britain ay kamakailan lamang sinuri ang fossil record at nalaman nila, ayon sa kasaysayan, nabubuhay tayo sa isang klima kung saan ito ang klima nung nagkaroon ng extinction ng large number of species. Ang fossil record ay ang kasaysayan ng ating planeta. Ito ay binubuo ng mga impormasyon galing sa mga fossils, mga rock layers, ice samples, at iba pang mga geological phenomena. Kapag pinagsama-sama mga ito, ang impormasyon na mabubuo dito ay ang picture of life at klima ng ating mundo nung nakaraang 550 million years. Inihambing ng mga ecologists ang populasyon ng 520 million years ng pagbabago ng klima ng Earth sa pagkaka-extinct ng mga species sa parehong panahon. Sa panahon ng taglamig o kung tawagin ay ice house period, umuunlad ang biodiversity. Ang biodiversity ay ang pagkakaroon ng malaking bilang sa iba't ibang species. Kung ang isang ecosystem o planeta ay magkakaiba, kung gayon ang mga kondisyon ay tama para suportahan ang ebolusyon, pagpaparami at genetic divergence. Sa madaling salita, kung ang ating planeta ay isang negosyo, ang biodiversity ay nangangahulugan na ang negosyo ay mabuti. Pero kapag tag-init o kung tawagin ay greenhouse period, nasisira naman ang ating biodiversity. Ang kakulangan sa biodiversity ay dahil sa mass extinction o pagkawala ng malalaking bilang ng mga species. Ayon sa pag-aaral ng British population ecologists, habang umiinit ang ating global climate noon, maraming bilang ng mga species ang namatay dahil dito. So, bakit big deal to para sa atin? Ang ilan sa mga pinaka-worst na mass extinction na natagpuan sa fossil record ay naganap sa panahon ng mga klima na halos kapareho sa kung saan tayong kasalukuyang nakatira. Iminumungkahi ng mga researcher ng York at Leeds na batay sa predicted na pagtaas ng temperatura sa siglong ito, maaring makakita ng isa pang mass extinction event ang ating mundo sa ilang henerasyon mula ngayon. Ibig sabihin, maaring na sa panahon ng mga apo natin na maaring mangyari ang mass extinction. Pero hindi masasabi ng science ang talagang mangyayari dito. Wala pang ebidensya na ang period ng global warming ang dahilan para sa mass extinctions. Pero naipapakita ng mga researchers ang direct correlations ng global warming at mass extinction noon. Kumbaga, interconnected sila. Ang sobrang pagtaas ng temperatura ay kapansin-pansin sa period ng mass extinction. Ang pinaka-worst na mass extinction ay nakita sa fossil record na naganap noong 251 million years ago sa panahon ng Permian period pagkatapos ng Paleozoic era. Sa panahon na yun, 95% ng lahat ng species sa ating mundo ay namatay. Walang makakapagsabi kung papaano nangyari ang mass extinction na ito. Ayon sa ibang mga scientist, may mga series ng kometa na tumama sa ating planeta na naging dahilan bakit naging acidic ang ating karagatan at kung bakit nagkaroon ng acid rain. Ang iba naman naniniwala na ito ay dahil sa nakakalaso na gas na inilalabas ng mga pumuputok na bulkan na nagdulot naman ng acidic cataclysm. Pero malinaw na sa parehong panahon na ito, ang temperatura ng mundo ay tumaas din. Regardless, bakit tayo ay dapat maalarma kung ang ating planeta ay magkakaroon ng susunod na mass extinction tulad ng Permian period? Well, sa bagay, nakaligtas naman tayo sa acid rain noon, di ba? At kahit uminit ng matindi sa labas, may mga air conditions naman tayo. Well, tayo at ang ating mga alaga ay magiging ligtas kahit magkaroon pa ng mass extinction, di ba? Hindi siguro. Ang pagkawala ng 95% ng lahat ng uri ay talagang masama para sa nabubuhay na 5%. Malayo nang narating ng mga tao sa pagkamit ng ating kalayaan mula sa hagupit ng ating inang kalikasan. Natutunan natin kung papaanong bumuo ng mga bahay at damitan ng ating mga sarili. Sa pamamagitan ng agrikultura at irigasyon, makokontrol natin ang sarili nating supply ng pagkain.
Nagtayo tayo ng mga paaralan, mga ospital, computer, sasakyan, eroplano, pati na rin space shuttle. Kaya anong big deal kung ang isang grupo ng mga halaman o hayop at mga simpleng organismo ay biglaang namatay? Well, narito ang problema sa pagkawalan ng biodiversity. Ang ating mundo ay gumagana tulad ng isang complex na makina at walang lumilitaw na anumang mga hindi kinakailangang bahagi. Ibig sabihin, ang bawat species mula sa pinakamaliit na mikrobyo hanggang sa mga tao ay gumaganap ng isang bahagi sa pagpapanatili ng maayos na planeta. In a sense, magkakaugnay ang bawat bahagi. Kung ang marami sa mga bahaging ito ay bigla na lamang nawala, ang makina ng ating mundo ay hindi nagagana ng maayos. Halimbawa na lamang, ang mga pananim natin na tinatanim sa kabila ng ating matalinong paggamit ng agrikultura ay pinapagana ng nitrogen na nasa lupa. Ang nitrogen na ito ay nagpapalusog at nagpapalakas sa ating mga tanim. Pero saan nga ba ito nang galing? Ang mga bulate, bakterya at iba pang nabubuhay na matatagpuan sa loob ng lupa ay gustong i-decompose ang mga halaman. Kapag kumakain sila, ang mga organismong ito ay gumagawa ng nitrogen bilang waste na talagang gustong-gusto naman ng mga halaman. Ganito rin ginagawa ang nutrient-rich compost. Kung ang mga species ng bakterya na ito ay papatayin, ating mga halaman ay hindi lalago ng maayos. Ganito rin ang ecosystem ng ating karagatan, kasama ang land-based plant vegetation na gumaganap ng malaking papel sa pag-absorb naman ng carbon dioxide, ang gas na hindi kayang ihinga ng mga tao. Hindi kayang i-absorb ng dagat ang CO2 ng mag-isa niya lamang. Ito ay umaasa sa mga nilalang, katulad na lamang ng phytoplankton. Ang phytoplankton ay isang microscopic na halaman sa dagat na nag-a-absorb ng CO2. Kapag nawala ang phytoplankton, mawawala tayo ng adequate levels ng hangin na pwede nating hingahan. Kahit ang ating makabagong teknolohiya ay dumidepende pa rin naman sa ating kalikasan. Ang makabagong paraan ng paggamot ay malaking utang na loob sa mga properties na nakikita natin sa mga halaman at bakterya. Ang mga gamot tulad ng painkillers, penicillin at inoculations ay galing sa mga natural organisms. Ang istruktura ng mga living things ay sinusuri at sinisynthesize para makapaggawa ng mga gamot. Pero ang iba gaya ng antibiotics ay gumagamit pa rin ng actual organism. Sa kabuuan, ito ang bumubuo sa mga prescription drugs na iniinom natin. Higit pa rito, kapag ang ating mundo ay nawalan ng biodiversity, ang mga gamot na ito ay hindi na matutuklasan at ito rin ay maglalaho. Kahit ba makahanap tayo ng paraan para malampasan ang pagkawalan ng biodiversity, ang existence natin dito sa mundo ay mag-iiba. Ito ang pinaka-importanteng economic aspect sa biodiversity. Noong 1997, ang mga scientist sa Cornell University ay nagtali ng dollar value sa lahat ng serbisyong binibigay para sa sangkatauhan sa buong mundo. Ang lahat mula sa ecotourism at pollination hanggang sa pagbuo ng lupa at mga pharmacy ay isinaalang-alang. Ang kabuuang serbisyong ibinibigay sa sangkatauhan ng inang kalikasan ay umaabot sa $2.9 trillion bawat taon. Isang pag-aaralan nag-conclude na ang kabuuan ay nasa $33 trillion. Kakailanganin pa rin ang mga serbisyong ito, mayroon man o walang diverse global ecosystem. Habang ang mga resources na nagbibigay ng mga serbisyong ito, tulad na lamang ng nitrogen na ginagawa ng mga uod ay lumiliit, ang mga tao ay kailangan palitan ng mga ito para mabuhay. Ang mga tindahan ng nitrogen para sa lupa at gamot para sa mga sakit ay mabilis na tataas ang halaga. Ang kompetisyon para sa mga resources na ito ay magde-develop kung saan ang mas mayaman at mas mahusay na armadong mga bansa ay hindi maiiwasang manalo. Ang buhay, sa katunayan, ay magbabago para sa sangkatauhan bilang resulta ng pagkawala ng biodiversity at mabilis itong lalala. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, Ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina
meron po tayong member content. Pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.